natin yung isang baboy dyan na may biik. O, check natin kung kompleto yung biik niya. Yun ay kung naka-uwi na siya. So, yung dito, yung malapit na baboy dyan, meron siyang siyam na biik. Check natin. So, yun, yung ibang baboy ay nandun pa. Nandun pa sa kabila. Dun. Kasi yung dito na lang. Sinisilip ko lagi kasi baka may mga nahulog sa mga butas-butas. So malalaman natin at mahanap natin agad. Kasi mahirap kung maabutan na magdamag. Eh kapag umulan pa, so delikado. So nandito sa damuhan, yung mga magnanay. Tingnan din natin kung kumusta na. Yun ay kapag nandyan sila. Yan o, yung lupa dito ay puro bungkal na o. Actually, pwede na tamnan to. Pagka naubos na dito ito lahat, pwede na rin tamnan. Ayun, nandun. Yan, yun yung trapal. Yun yung bubong noong isang baboy namin. Ayan o, may daan din sila dito. Ayan. Hey, Didik. 2, 4, 6, 8, 9. Ayan, kompleto. Hi, kumusta? Bait itong baboy namin to. Ayan, napakabait ng baboy namin dito. Okay lang? Okay lang? So, mga biik niya yun nandyan o. Papahinga na. 2, 4, 6, 8, 9 siya. Tapos ito yung bubong nila, trapal. Ito kasi yung gusto ng nanay niya. Dito gusto mga anak yung nanay niya. Kaya yung nalabas na yung anak niya, noong una pinanganak doon sa kamalig sa may kambing. Tapos nung matibay na yung anak niya, nakakalakad na, nilipat niya lahat dito. Naglakad sila lahat dito. Taka na lang kami, nawala doon yung mga biig, ay nandito na rin pala. Kaya nilagyan na lang din ng trapal. Yan, malalo nang maliliksi yung mga biik niya. Kanina lang, no, galing lang din sila doon sa malayo-layo yung doon sa kabila. Naglalakad sila lahat kasama yung mga biik. Musunod din yung mga biik niya. Yan, talagang na-exercise yung mga biik niya lalo dito. Yan, so far naman, no, doon sa takot ko dati na baka maapakan, ay wala namang ganun nangyari, wala namang naapakan. Dahil nga doon sa, yung space naman nila ay hindi naman maliit. No, yung iba namang baboy ay nandito. Yan. Yan yung mga kasamahan niya dito. At meron pang isa doon sa kabila naman na bagong panganak din. Tapos yung pinakamatandang inahin, ganun din, nandun sa baba, doon sa kamalig yung nakatira. So sila naman, ay ganun din, doon tumitira sa mga bahay-bahay doon sa kabila. Oh, dito yan sila nakatira. Doon sa kabilang side. Kaysa ngayon ay nandyan na naman sila sa mga damo-damo. So kaya hindi na rin namin tinanggal itong ibang damuhan. Kasi gustong gusto rin nila dyan sa ilalim, lalo na pag mainit. Ayan o, may mga nakabubong dyan. Dyan sila umuwi. Ayan, dyan umuwi yung mga baboy namin. Yung iba naman ay sa ilalim ng puno lang. O dyan sa ilalim ng kawayan. So yan yung buhay nila dito sa loob. Kung saan lang nila gustong tumambay ay nandun sila. So dun nga lang, yung area na doon sa mga bahay-bahay na yun, no? Actually pwede talaga sila doon pero minsan ayaw nila. Siguro pag nainitan sila ay mas gusto nila sa ilalim ng puno. Pero kapag maulan, sumisilong sila. Ayun no. So ayun, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po.